And guys, good morning sa inyo lahat. Bale, medyo tanghali tayong gumising ngayon, 6 a.m. lang. Dito lang naman tayo gagawa sa amin sa Nagcarlan. Actually, niabang ko na yung electrical nito. Ang iabang naman natin is yung sa plumbing. Kasi magpa-plaster na rin sila, tapos magpo-flooring na rin sila sa bathroom. Iabang natin yung mga sa sewer line, yung PVC, para sa water closet, lavatory. Tapos yung ano, iabang na rin natin yung PPR pipe, yung linya nung water line din, yung para sa shower, yung abang nung lavatory na yung water line nun sa water closet, yon yung mga water line, yung PPR. Tapos lagyan din natin ng mga ano, gate valve, ayun. Pakita ko sa inyo kung saan ako pinwesto, kung anong taas nung water line, yung supply nung lavatory, yung supply nung water closet, tapos yung PVC, kung anong sukat, kung anong distansya from wall, pakita ko sa inyo. Tapos kung mga diskarte na ginawa natin, pakita ko rin kung anong mga fittings na mas magandang gamitin kapag sa PVC. Yun, pakita ko sa inyo lahat yung gagawin natin din sa Nagcarlan. Lahat yun, abang natin yung plumbing. Yung electrical, yun, napinakita ko na rin yung video nun. Kung paano natin inabang yung sa mga yung panel board, ayan, tapos yung utility box, kung paano ko inabang yung taas, yung sukat, at kung paano siya, ano, yung mga diskarte para kung lalagyan natin ng wire, at saka magwa-wire pull, saka mga materials na ginamit natin, guys, ayan. Dito muna tayo sa Nagcarlan, yung plumbing naman yung iabang natin, guys, tara. Ayan, guys, dito tayo sa site, bali ito yung mga, ito yung paglalatagan natin ng PVC, ito yung bathroom nila. Yun yung mga gamit natin. Bale, PVC pipe. Ang iwan nating ililinya is yung papunta sa sewer, yung linya ng lavatory, floor drain. Ayan, yung floor drain dito sa bathroom. Ayan, ito yung floor drain dito sa ano, sa shower area. Ayan, naglagay din tayo ng ano, ng P-trap. Yung P-trap kasi ginagawa ko na lang, hindi na ako naglalagay nung nabibili kasi para hindi siya prone sa clog. Ayan. Tapos ang purpose ng P-trap para hindi umamoy. Ayan. Yung ano, magbaklo yung amoy na galing sa sewer, guys. Ayan. Kumbaga hindi magkaroon ng kaaya-ayang amoy sa loob nitong CR. Ayan. Ayan, naglalagay tayo ng P-trap bawat ano, floor drain. Ayan. Tapos ililinya ko na rin yan papunta dito hanggang doon sa ano, magiging ano, lavatory niya. Ayan. Ito kasi, diretso to papuntang sewer line. Iba yung papunta ng septic tank. Yun naman yung water closet. Hindi natin pwedeng pagsamahin nyo kasi pwedeng bumalik or mag-backflow yung amoy niya. The same time, mas mabilis mapupuno yung septic tank natin pag magkasama yung sewer tsaka yung galing kay water closet, guys. Kasi kada ligo nyo or toothbrush nyo sa lavatory, yung tubig pupunta kay septic tank. Kaya hindi natin pinagsasama yon. Yan, layout ko lang, guys, yung PVC, then pakita ko yung sukat niya at kung bakit yun yung ginawa ko. Ito, guys, yung PVC natin. Dito muna tayo sa ano, sa linya ng sewer. Yan, ito yung papunta or yung floor drain niya. Tapos ito naman yung ano, sa lavatory niya, guys. Ito, maglalagay din tayo dito ng ano, floor drain. Tapos kasi may division to eh. Kaya magdidikit sa tayo, magdadalawa tayong floor drain. Isa dito kay ano, shower area. Tsaka dito sa ano, sa mismong bathroom or di sa merong water closet tsaka lavatory. Yun, guys, maglalagay din nga pala tayo dito ng clean out para pag nagka-problema, mabilis nating ma-access yung PVC. Tsaka ano, lagay din tayo ng air vent, guys. Tapos linya na rin natin yung ano, yung kay water closet. Ito na yung ano, yung abang natin ng PVC. Tapos yan natin yung ano, yung sa PPR, yun naman susunod natin. Pero ngayon, ito. Sa water closet, ayan, ito yung sa water closet. Kaya ito nakabend kasi dito tatama yung abang niya na 30 cm from wall. Ayan, yun yung sentro ng wall. Kailangan mula sa wall, yung water closet, 30 cm. Then, diretso dito, ayan. Yun, hanggang doon na sa ano, papunta septic tank. Kung naalala nyo sa una natin video, doon sa house doctor, yun, nagkabang tayo doon. Tapos dito yung diretso. Tapos yan, naka-white tayo dito. Diretso yun dyan. Yan. From ano yan? Air vent pataas. Doon sa taas, yan, tatapusin na lang namin. Kasi ito yung ano, abang naman nung laboratory from finished flooring, guys.
mula dito sa gitna, 55 cm yan. Sa laboratory yan. So yan, diretso. Tapos yun, yung ating floor drain. Yun, nakapitrap siya. Tapos another floor drain dito, guys. So magiging, ano siya, magkakaroon siya ng division dito. Ito yung sa shower area. Tapos ito sa water closet area. Kasi hindi rin maiwasan dito sa water closet area. Minsan mabasa yung flooring. Kaya may lalabas yan siya dun sa floor drain natin. Tapos ito, separate yung floor drain para kung magkaroon ng water closet. Ng shower enclosure. Kumbaga, may lalabasan yung tubig natin pagka ganun may shower enclosure. So, dito sa shower. Then, isa rin sa ano, dito sa may water closet, isang floor drain din. Tapos ito, diretso ito hanggang dun sa septic tank, guys. Tapos ito, maglalagay tayo ng clean out dito. Ito, ayan, clean out. Pero nasa wall siya. Para dun sa ating, ano, papunta dun dire-diretso. Yan, if ever magka-problem, may clean out tayo doon sa ating, ano, sa sewer system natin, or sa sewer na, yung PVC na para sa sewer. Ito nga pala, guys, yung linya natin, yan, papunta doon dito sa, ano, laundry area. Naglagay din tayo ng, ano, ng floor drain. Then, meron din tayong, ayan, P-trap. Kasi, syempre, baka dito naman sa laundry area umamoy, or magkaroon ng hindi magandang amoy galing sa sewer, or mag-backflow yung amoy niya. Tapos, ito yung papunta naman sa kitchen sink. Ayun, kung anong taas nung, or sukat nung ating sa laboratory, same lang sila, 55 cm lang din, yung taas nung abang natin, ng para kay, ano, kay kitchen sink, guys. Yun, okay na tayo sa mga PVC, or tsaka sa sewer line. Yung PPR pipe naman yung iaabang natin. Bali, yung electrical nito, tapos na rin natin yung iaabang yung electrical. Ayan, makikita nyo, pwede sila mag-plaster, ayan, iaabang natin lahat. Bago din sila makapag-boost ng beam, nakapaglagay na tayo ng PVC para hindi tayo nagbakbak or nagsira ng beam, guys. Ayan. Lagay lang natin yung ano, yung PPR or linya ng tubig niya. Ayan. Ito, binakbak namin ito kasi existing na yung wall niya eh. Kaya wala tayong magagawa na masira or mabakbak yung plaster niya kasi existing na yung wall. Ito na yung abang natin. Oh, ano? Di ba inuna natin yung PVC? Ngayon, ginawa ko na rin yung sa PPR or waterline. Ngayon, ito yung sa laboratory. Yan. Mula sa finished flooring, kailangan taas niya mga 60 cm para yung ating ano, paggabit lang natin ng angle valve tapos flexible loss. Hindi siya masyadong nakabend. Kasi pag masyadong mataas, nakabend yung flexible loss, pwedeng pagmulan ng leak or tagas or maputol yung flexible loss kasi parsado siya pag naka-bend or naka-pulupot masyado. Tapos ito, sa sewer or sa water closet, abang ng tubig or nung sa water tank para sa flush, tsaka sa bidet, pwede na magsama dyan. Kasi pwede na tayo maglagay ng two-way angle valve, ayun, pagka sa bidet, tsaka sa flush, ayun. Tapos ito, yung tubig dito, yan. Ito, kaya mataas to, almost 85 cm from finished flooring. Kasi yung gagamitin dito, makita yung ginawa doon sa kabila, yung two-way faucet, kumbaga yung shower niya sa ilalim ng faucet, pero dalawang bukasan. Iba yung buhay ng faucet para dito, or gripo. Kaya hindi tayo naglagay, guys, ng ano, ng shower valve, ayun. Ang advantage naman nito, halimbawa, nagka-problema si shower valve, or yung shower nyo, mabilis magpalit ng two-way faucet compare kay shower valve na nakalubog na sa ano, sa tiles tsaka sa plaster natin. Kumbaga, pag nagka-problema 'yon, medyo hassle pa pagpapalit, pwede na 'yung magsira ng ano, ng tiles. Ito naman mabilis palitan kasi same lang ng pagpapalit ng gripo, guys. Naglagay tayo ng gate valve dito para if ever magka-problem din sa loob ng CR, yun, i-off na natin yung gate valve. Ito yung magkocontrol dito. Iba yung gate valve sa labas, gate valve dito, gate valve sa kitchen sink, tsaka gate valve dito nga sa ano, sa bathroom. Yun. Then guys, maaga tayo nakauwi ngayon. Medyo maaga pa, maliwanag pa, guys. Yan. Yun yung pag-aabang natin ng ano, ng PVC or ng plumbing sa ating CR, yun, para sa water closet, lavatory, tsaka sa mga ano, sa shower, tsaka yung ano, yung sa kitchen sink, guys, tsaka sa laundry, yun. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-abang ng PVC, tsaka yung mga sukat niya, taas niya, guys, yan, yan. At maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta, pagtitiwala sa mga video natin,
sa mga nag-inquire sa atin, sa wala sa awang pagtitiwala at pagpapagawa sa atin. Ayan. Maraming maraming salamat po guys sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.